Noon, napanood mo na. Hindi ko na nakalimutan yun noon. Nakita mo na, napanood ko eh. Bakit siya, bakit ikaw yung bubuhay dun sa pamilya niya? Ano ba yung pinangako mo? Hindi, ito kasi yan. Eh sa akin, hindi naman madali yun kasi pagtatrabahuan ko patuloy. May punto naman. Marami akong business na nabagsak. Ako na lang pre, ako na lang bumuhay sa sarili ko. I feel sorry na lang sa lahat ng nagagawa ko. Hindi ko alam kung ba't ako ganito, tol. Ang hirap maging mabait, pre. Ang hirap. Hindi siya mabuti ngayon, tol. Alam natin yan. Ngayon, narinig natin kung ano yung pinagdaanan niya. Ayun! Yo, hello sa inyo guys. So ngayon, uy, nakikita-kita yung kasama mo. Mayroon natin pakita. Eto din, kasama natin ang ating best friend. Yan, no? Nakawin na kami. Pinagal-tagal. Nag-enjoy kayo doon sa Atong Valles. First 2 days, enjoy. Nung dumating na yung mga nasundan kami. Ay, yung mga ganggang. Oo. Dapat nagaling doon pa kami. Change of plan. Okay. So ngayon guys, kasi pupunta kami ngayon dito kay Laking Riddick. Gawa ng, kung napanood niyo yung video ko kahapon, yung sa pinsan niya. Tangin na sumugod sa issue, no? Issue talaga. Yan, ngayon dito kami. Guys, ito, papaita ko na. Yun! Boss! Wait lang ha. Boss! Boss Riddick! Baka naman! Pwedeng may pag-usap lang. Pawak ka, Bert. Ano pag-usap? Baka may naalala ka, Kuya Buboy. Bakit? Kuya Buboy, baka may naalala ka. Noon, napanood mo na. Hindi ko na nakalimutan yun, napanood ko eh. Tol, gusto ko nga kausapin ka kasi yung pinsan mo, tawag ng tawag, yung Bert, pinakita ko yung text sa'yo, ipapatulpo ka raw. Pati ka. Daw kami. Okay? Okay lang sa'yo, matutulpo ka. Hindi. Oh, yung pala eh. Oh, tol, alingan na, sige na. Papasok kayo. Ba't wala ang mga Royal Guard ngayon? Day off? Day off ba yun? Ano ba yun? Hindi ito kasi. Sa akin kasi tol, sa totoo lang, ako. Guys, ito, ang dami ko kasing nabasa sa comment section na parang ang dami nagsasabi na, ang bubong mali ba? Ganyan, pinangakuan na nga ni pinangakuan na nga ni Riddick eh. Di si Riddick yung masama. Yun yung side nung pinsan niya. Pero di pa natin naririnig yung side naman ni Riddick, di ba? Diba? Nanghuhusigan na agad tayo, di natin alam yung side ng tao. Hindi, ikaw, baka gusto mong depensa ang sarili mo. So yung tanong ko, tol, pero butik na yun, bakit kasi address namin yung binigay nyo naman? Alam ka naman address ko yung bigay ko, di pinuntaan ako nun, siningil ako nun. Uy, gugo. Pal. Kami ngayon sinisingil. Na binigay ko address ko, kukulit yun sa akin, kaya ayoko na. Oo, kaya yun sa amin na binigay mo, para kami yung kukulitin. Ba't yung kinausap? Ang galing talaga. Eh, butik pinsan mo yan eh. Hindi naman ako kupal. Alangan namang hayaan ko. Nandun lang sa gate. Nakaganon lang sa nun. Dapat, tol. Sinabihan nyo ako. Pwede naman di papasukin yun dun eh. Ang dami pang nasabi tuloy. Hindi. So, yun na nga. Gusto ko rin i-clear lahat ng nangyayari tsaka yung mga sinasabi niya. Ikaw, tol. Tatanungin ko. Bakit ganun? Bakit ikaw yung bubuhay dun sa pamilya niya? Ano ba yung pinangako mo? Hindi. Ito kasi yan. Ito kasi yan, tol. Dati kasi, dun ako nakatira sa kanila. Lahat ng expenses dun sa bahay nila, ako gumagastos. Pagkain, baon pa nung kapatid niya. Ako naggumagastos. Lahat ng kailangan nila, binibigay ko. Groceries, kung ano mga needs nila, parang binibigay ko. And then, ako naman, parang sa sarili ko, ba't parang ako pa masama? Kasi nung hindi na ako nakapagbigay sa kanila, parang dami ng sinasabi nila, tol. Hindi ko alam kung saan ako lulugar eh. Anong gagawin ko? Sige. Ano yung sinasabi niya na pinangako mo, pag napunta ka Maynila, yung bubuhay mo yung pamilya nila, ano yun? Ba't may pagganong-ganon sila? Sa akin, tol, wala namang problema yun kasi, syempre, pinatira nila ako dun. Tinanggap nila ako dun. Siyempre, gusto kong bumawi sa kanila. Ang problema lang, parang nami-pressure na sila, pinipressure na nila ako na bigyan mo ako ng ganyan. To, hingi sila ng hingi sa akin. Sa akin, hindi naman madali yun kasi pagtatrabahuan ko patuloy. May punto naman. Marami akong business na nabagsak. Dahil nga dun eh, pinipressure nila ako dun. Dun ako nag-decide, tol, na pumuntang Manila na sabi ko, aalis ako dito. Pero kahit na wala ko dun sa kanila sa bahay, tutulungan ko pa din sila, tol. Yun na lang yung way ko eh. Wala nang iba, tol eh. Ang nangyari, tol, parang sa akin, sa loob-loob ko, tol, ako yung tinutulungan ko na sila, yung binibigay ko na sa kanila, pre, lahat. Pagdating nung time na hindi lang ako nakapagbigay ng kailangan nila, bigla sila, tol, nagagalit sa akin na parang paasa daw ako, ganyan. Lahat talaga sinumbat na sa akin.
Hanggang sasabi ko sa sarili ko na siguro hindi naman natama ito, pre. Ginawa ko lahat, par. Ayoko naman, pre, na ano eh. Ayoko namang sabihin na ano sila, masama silang tao. Oo, natulungan ka pa rin naman nila, di ba? Kasi, tol, nung parang wala ako na lang tumayo sa sarili kong... Ako na lang, pre, ano, ako na lang bumuhay sa sarili ko. Hindi ko alam kung... Parang hirap kasi mabait. Ang hirap maging mabait, pre. Ang hirap. Hindi ko alam. Kasi nabuso ako, pre. Ang hirap sa akin para na napoprovide ko naman sa kanila yung mga needs nila. Pero sa sarili ko, hindi, tol. Tapos parang kasalanan mo pa lahat na hindi mo na sila kaya buhayin. Oo, tol. Kaya yun. Mag-isa ako nabubuhay. Ayun. I feel sorry na lang sa lahat ng nagagawa ko. Hindi ko alam kung ba't ako ganito, tol. Siguro galit lang ako sa mundo. Galit ako sa lahat, pre. Hindi ko alam. Hindi ko na din makontrol sarili ko. Pero alam ko sarili ko, hindi ako nakakasakit. Sige, tol. Oo, naiintindihan ko. Nahirapan na rin magsalita. Hindi, tol. Ngayon, bibigyan namin ng privacy. Siguro, alis muna kami. Ako, may naiintindihan naman ako sa sinabi mo. Ako na lang magpapaliwanag din sa mga tao siguro. Pasensya na, tol. Kasi hindi ko talaga masabi na bigla lang din ako doon. Jay, napaiyak mo, Jay. Napaiyak mo si Riddick, Jay. Jay, nagkakalutan ako. Matayo yung balay mo, ba? Gago. Minuto na tayo. Jay. Nararamdaman ko yung feeling ni Riddick, Jay. Nakita ko mabuting tao si Riddick, Jay. Hindi siya mabuti ngayon, tol. Alam natin yan. Pero alam natin, ngayon narinig natin kung ano yung pinagdaanan niya. Ayun. Diba, parang ano siya, inabuso siya. Tol. Inabuso si Riddick. Magbibigay ka na, tapos parang kulang pa din, di ba? Oo. Naman. So, decide na lang siya nandito. Tapos, ngayon, sabi niya, nauubos na siya ng nauubos, di ba? E di, ang nangyayari, parang, hindi kaya may sakit si Riddick na sa... Hindi, sabi niya, hindi niya naroon ng kontrol yung ginagawa niya. Di ba? Parang naging habit niya na yung pagiging kupa. Wala, guys. So, ako, hindi pa rin ako nag-judge, di ba? Hirap din kasi mag-judge, guys, sa totoo lang. Yeah. Pero hindi ko sinasabi na tama yung ginagawa ni Riddick. Kasi hindi rin naman natin alam yung pinagdaanan niya. Hindi natin alam yung pinagdaanan niya, pero hindi ko sinasabing tama yung ginawa niya. Hanggat maaari, tutulungan pa rin natin siyang magbago. At least nakita natin yon. Yung pinsan niya, ipapaban natin dito sa village sa ngayon. Ay na lang muna yung gagawin natin. Tapos, tingnan natin kung ano yung magiging progress ni Riddick, di ba? Kung kaya natin tulungan. Oo, kaya natin tulungan. Pero, pala, pinagdadaanan yung tao. So, yun lang, guys. Update. Ewan ko, parang kada upload ko, may nakukuha akong aral eh. Hindi ka umiyak kanina. May naiyak na rin. Ayoko lang pakita. So, yun, guys. Siguro yung aral natin doon. Tira din kayo para sa sarili nyo. Trabaho kayo, pero tira kayo para sa sarili nyo. Kailangan niya, di ba? Yun lang, guys. Trabaho tayo, pero tira tayo sa sarili natin. Love you, guys.